panahon itong sakuna, isang tanong ang aking nahinuha. Isang tanong na nais malaman ng bawat madla. Paano ba magligtas mula sa COVID-19? Una, siguraduhin manatili sa bahay kasama ang pamilya. Di kagaya niya na hindi na nga nanatili sa piling mo, pinagpalit ka pa sa iba. Pangalawa ka lang sa mga desisyon niya. Pero para maging ligtas at mabuhay, maaaring lumabas ang isa kina nanay at tatay. Tandaan, isa lang. Hindi dalawa, tatlo, apat, lima, kundi dapat isa. Di kagaya niya, na kung magmahal ay dala-dalawa. Pangatlo, siguraduhin magsuot ng face mask kung lalabas ng bahay. Kasi baka maulit na naman ang nangyari. Nung nasaktan ka, dahil hindi mo siniguradong kung mahal ka ba talaga niya. Pero may dalawang bagay na dapat tandaan. Una, lumabas lang ng bahay kung mahalaga at kinakailangan. Di kagaya niya na kinailangan ka lang pero hindi ka man lang pinahalagahan. Pangalawa, pagkatapos gamitin ang mask ay palitan ito ng bago. Kagaya na ginawa niya sa'yo nung pinagpalit ka niya sa iba sa kabila ng pinagsamahan yung dalawa. Pang-apat, dapat malinis din parati ang kamay. Kasing linis ng pagkatao niya nung nililigawan ka pa niya. Pero di naglaon ay nag-iba nung sinagot mo na siya. Pero paano nga ba? Simple lang. Dalasan ang paggamit ng hand sanitizer o alcohol. Kasing dalas na paglalaro niya sa cellphone ng ML, Warzone, mini militia at basketball. Hanggang sa masabi mo sa sarili mo na sana all. Kasi mas madalas pa ito kaysa pagsasabi niya sa iyo ng I love you. Tila sa kanya ay nawalan ka na ng value. Panglima, dumistansya sa bawat taong makakasalamuha. Distansya. Oo, distansya. Isa sa mga dahilan na sinabi niya nung iniwan ka niya. Pero bakit ganun? Di ba maaaring maging tulay ang pagkakalayo niyo yung dalawa para mapatunayang mahal niyo talaga ang isa't isa? Hindi yung gagawin niya lang yung dahilan para makapaghanap siya ng iba. Pang-anim na beses ka na niyang niloko pero pinagpatuloy mo pa. Niminsan ba naisip mo kung gaano ka na ba katanga? Para paulit-ulit mo siyang patawarin at isiping totoong mahal ka niya? Pero seryoso, kumain ng mga masusustansyang pagkain dahil ito'y mayaman sa bitamina para bumuti ang katawan at resistensya. Pang-pito, gawing habit ang pag-eehersisyo. Kagaya niya na ginawang habit na rin ang paglulukos sa'yo. Nung ginawa niya sa'yo ng palihim, yung akala mo ikaw lang, pero may iba na para siyang nilalambing. Panghuli ka lang sa kanyang mga priority. Hindi mo man lang maramdaman na ikaw sa kanya ay importante. Ito na talaga, panghuli. Magdasal sa Panginoon. Magpasalamat sa buhay na ibinigay niya. Hindi yung binigay mo na ang lahat-lahat, pero lumayo pa rin siya at kinalimutan ka. Humingi ng tawad sa lahat ng kasalanang nagawa. Patawad. Isang salita lang narinig mo sa kanya nung nakita mong may kasama siyang iba. Makiusap na gabayan ang sarili at ang bawat pamilya mula sa panghamak na sakuna. Paano makaiwas sa COVID-19? Sundin ang walong hakbang ang paraan para maging ligtas sa pandemyang ating nararanasan.